guys, nag-update tayo. Magkakabit tayo ngayon ng motor galing sa ating pan reservoir, tapos packet sa ating tanke, sa ating punduan papunta ng ating fingerlins na isda. So ito yung ating motor. Ang gamit natin is maximum about 35 degrees and maximum maximale washer temperature 35 Celsius. Ayan, ito yung ating gamit is ito yung ating suction. Dito magkukuha tayo ng tubig, then ito yung aakit sa taas. So ngayon hanggang dito ngayon ay naglalagay tayo para maayos natin. Lalagyan natin ng PVC cement bago natin ikabit yung bago natin ikabit yung ating PVC. Ayan. Ayan, nilalagyan na natin ang ating elbow. Alright. Oh, di. Ito. Chop. Okay. So, ayan, nilalagyan na natin. So, dito pala tayo kukuha ng tubig, yun. Yung nilagyan natin ng Apo glass time, last time, yun. Dito tayo kukuha ng tubig. Tapos, itidiretso natin yan dun sa mga kulay asul na lagayan. Ayan. Para yun, yun naman ang asul na yun, is papunta naman yun sa ating fingerlins. So, ayan. So, ayan. Ito yung asul na yan. Yan po yung pupunta ng ating fingerlins. Ayan. Dito po kukuha. Tapos ito yung bababa ng tubig. Tapos pupunta rito sa ating PVC. Ito rin. Isa rin to. Ang gagaling yan sa kulay asul. Tapos pupunta yan sa may... Dito ang ating ilalagay natin ang ating fingerlins. So ayan. Nakahilera na. Nakaready na. Nalinisan na rin. So paliwanag ko nga po pala guys. No? Ayan. Yung ating fingerlins. Lagay ng fingerlins natin is mayroong input na water. Tapos oxygen na nalinis na. Ito ang oxygen. May limestone na isang piraso. Tapos ito yung pangharang. Dito yung ating overflow. So ang mangyayari sa overflow, lalagyan natin ng isang PVC na may hiwa-hiwa sa ilalim. Para ang mangyari is hindi lalabas yung isda. Kasi yung tubig hanggang dito lang yan. Yung tubig hanggang dito lang. So, hindi lalabas yung isda. Then, ang manggagaling yung tubig is manggagaling dito, paakyat. Tapos, mag-overflow dito. So, ayan, mag-overflow po dyan, no? So, ayan yung ating, ano, ating lagay ng ating 100 liters ng fingerlins pag dumating na po yung ating fingerlins. So, inaayos natin ngayon yung ating motor. Dito natin lalagyan, no? Update tayo, ayan. So, ayan, makikita nyo yan guys, pag mayroon na tayong, ano, yung tubig nyan, isang gandito. Level ng ating PVC. Ito, level ng ating PVC na to. Yan, level to. So, level yan. So, dito yung ating overflow, no? Level yung tubig dito nyan. So, balik natin. So, ayan, balik tayo dun sa may ating motor na ikinakabit. So, makikita nyo, dalawang kulay asul na malaki. Doon natin ipapasok yung tubig na manggagaling sa may reservoir natin na nilagyan natin ng apog na karang araw. So, ang mangyayari nyan, kukuha tayo ng tubig doon sa ilalim. Meron tayong check valve doon sa ilalim para hindi bumalik yung tubig, hindi maubos. Tapos, kuhugutin niya ang tubig. Papunta rito, dito yung ating motor. And pagkatapos ng motor natin, aakit niya sa taas. Doon sa may kulay asul na yun. So, yun na yung ating ano. So, update lang tayo. Maraming salamat. Update na lang kayo sa ulit ng mga araw, guys, no? Ito sa ating fish pan.